baby Wigbird. Ayan. Hi. Orlando, come on in. What's your name? Michael. Michael? Yeah. All right, come on in. Yeah. You guys want to just have a seat right in the second office right over here? All right. All right. Thank you. Congratulations. Thank you. Congrats, guys. Have a good evening. Yeah, likewise. Right. So, ano kaya? Drive. Ikaw mag-drive? Ikaw ba? Kung matagihan. Panawa kong plan na din. Sige daw. Ulay, gas. For today's vlog, gusto namin i-share sa inyo kung paano kami nakakuha ng sasakyan ng walang credit history. Ipapakita din namin sa inyo yung day na nakuha namin tong car na to sa showroom and nung pinabless namin tong sasakyan na to. Hi! Hello! Hi. You like our car? Yeah! Welcome to our new car. And, car tour? We got our car just 2 days ago. And I find it amazing. Hi, Micah. You like our new car? Here in the US, kapag bagong salta ka, hindi ka agad-agad makakautang ng property like bahay or kotse. Ni mag-apply nga ng credit card ang hirap. Paano kami nakakuha ng kotse without any credit history? Don't get me wrong, sobrang thankful kami sa mga taong nag-offer sa amin na maging co-borrower namin. Pero syempre, nahihiya kami. Kaya for us, good decision na din itong ginawa namin. At alam nyo ba, the moment na nag-confirm kayo na kukuha kayo ng sasakyan from them, meron na kayo agad na 45-day free rental car. At makukuha nyo na to agad-agad. From our experience, nakuha na namin to kinabukasan after na nag-confirm kami. At sobrang laking tulong nito dahil naasikaso namin ang mga dapat asikasuhin. Like yung SSN, paghanap ng apartment, at pagbili ng mga gamit sa apartment. Kaya excited kami ikwento sa inyo to. Pero bago ang lahat, please like, subscribe, and click the notification button para lagi kayo updated sa videos namin. Nakuha namin ang aming sasakyan through a car dealer na affiliated sa agency ng asawa ko. Pero tumatanggap din sila ng car loan applicants from other company. Basta under kayo sa legitimate recruitment agency or company kung direct hire kayo. Ang una nilang kailangan sa inyo ay proof of income. Dahil bagong salta ka, hindi ka pa makaka-provide ng payslip, ng bank statement, or any credit background. So, pwede mo i-provide sa kanila yung signed employment letter mo, indicated yung salary and your position, at syempre yung may company letterhead. Pangalawa, kailangan nila ng US visa copy mo and yung finance list qualification form na ipoprovide nila sa inyo to see if you are qualified. So, kung kaya nyo i-provide yung mga yan, just scan the QR code or click the link sa description. Ilapan at isubmit lang. From there, kukontakin ka ng product specialist nila through phone or email. And the rest of the documents needed will be discussed to you by your car consultant. But take note, during this time of my filming, August 21, 2021, merong worldwide microchips problem dahil nga sa pandemic. Kaya nahihirapan ang mga car dealers
makasecure ng sasakyan. Kaya pag meron na silang list ng cars na pwedeng i-offer sa inyo, huwag na kayo magdalawang isip kasi baka maubusan kayo agad. Car is very necessary here in the US, especially pag nasa suburb area kayo na assign. Good luck guys and God bless! Michael. Yeah. All right, come on in. Yeah. Guys, we're gonna just have a seat right in this second office right over here. I'll go right here. You want to go anywhere? Yeah. One. I'll go make your copy of the e-form. I'll be right back. Sure. I was gonna get you a 60-day printed right now. I'll put that on there. Thank you. Congrats, guys. Have a good evening. Yeah, likewise. Bye. So, ano kaya? Drive? Ikaw mag-drive? Ano? Tanawa ko ng plan na ito. Kaya, sige ito. Ano yung gas-gas? Thank you, Father. Thank you.